Isang magandang araw po muli sa inyo mga kaibigan. Saan man po kayo naroroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa lahat ng oras. Ngayong araw nga po ay araw na naman ng Lunes. Natapos na naman po ang isang linggo at napakabuti po ng ating Diyos sa ating mga buhay. Dahil isang linggo na naman po ang natapos na tayo po ay narito pa. At kanya pong patuloy na iniingatan. At ngayon pong Lunes ay simula na naman po ng isang linggo. At salamat sa Panginoon dahil buhay pa po tayong lahat. Andito pa po tayo lahat. At nagkikita-kita po dito po sa channel natin sa YouTube. Maraming salamat sa Panginoon dahil may mga bagay siyang ibinibigay na kaalaman sa mga tao upang maglikha ng kagaya ng YouTube na nagkakasama-sama po tayo. At ngayong hapon na po ay atin pong buksan ang ating mga Bible sa Corinto chapter 10 verse 13. Sabi po ng salita ng Diyos dito ay wala pong pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Mga kapatid, isang tanong lang po ang nais kong itanong sa inyo. Meron po bang tao na walang pagsubok? Para po sa akin, lahat po talaga ng tao ay may pagsubok. Mayaman man, may mga pagsubok din po yan. Mahirap man, ay may pagsubok din po yan. Masaya o malungkot, may mga pagsubok din po yan na pinagdadaanan. At ang kagandahan lang po sa sinasabi ng Panginoon, sabing ganon ay wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Talaga pong lahat po tayo ay may pagsubok. May kanya-kanya pangalang pong title o titulo ang ating mga pagsubok. Ngunit sa bawat araw po ay may mga pagsubok po ang buhay. Unang-una, tuwing gigising tayo sa umaga ay simula na uli ng pagsubok kung paano po natin mapagtagumpayan ang isang araw na hindi po natin nasasaktan ang puso ng ating Panginoon. Sa pagising natin sa umaga ay nagsisimula na ang labanan kung paano po tayo magtagumpay. At salamat po sa Panginoon dahil meron po tayong Diyos na tapat na sa bawat sitwasyon ng buhay o sa bawat pagsubok ay naroon siya upang tayo ay tulungan, upang tayo ay gabayan. Sa mga kahinaan natin ay pinapalakas niya tayo. Kapag tayo walang-wala na, siya talaga ang nagsusupply ng ating kailangan. At sa panahon ng kalungkutan ay meron tayong Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa ating puso. At kapag tayo ay nagugulumihanan o magulo ng ating isipan ay meron tayong isang Diyos na nagbibigay naman ng kapayapaan sa ating mga isipan. Kung titignan po natin ang salitang pagsubok, yan po ang tuntungan sa aking pananaw. Ang pagsubok ay tuntungan lamang ng ating mga paa patungo sa tagumpay. Dahil kung wala pong pagsubok, alam nyo po, hindi po natin makikilala patuloy ang ating Panginoon. Di po ba? Sa bawat pagsubok ng ating buhay, ay doon natin nakikita kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Marami po tayong pagsubok, napakarami. Mula po sa aking pagkabata ay hindi ko man po alam na yun na po ang simula ng aking mga pagsubok sa buhay. Yung aking mga kabataan, ngunit ngayon, habang tumatagal na mula nung nakilala ko ang Panginoon, ay doon ko na isip, doon ko na unawaan na, napakabuti pala ng ating Diyos. Dahil kahit nung mga panahon na hindi ko pa kilala ang Panginoon, ay naranasan ko na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay at pag-iingat sa buhay ko. Kung minsan nga po, maganda pa yung inosente ka pa, yung wala ka pang alam patungkol sa Panginoon o sa utos ng Diyos. Dahil wala ka pang nalalabag na kautosan ng Panginoon. Dahil wala ka pang alam patungkol sa
salita ng Diyos. Wala ka pang alam patungkol sa Diyos. Ang alam mo lamang ay may Diyos at kilala mo ang Diyos. Ngunit doon sa panahon na nakilala na natin ang Panginoon at nagkaroon na tayo ng personal na relasyon sa Diyos, tinanggap na natin, binigkas na ng ating mga labi na si Jesus ay tinatanggap natin bilang Diyos at ating tagapagligtas, ay doon na nagsisimula yung ating pagkaunawa sa totoong pagsubok ng buhay. Talagang sa bawat araw, ang sinusubok talaga ng Diyos ay yung mga anak niya. The more na tayo ay lumalapit sa Panginoon at patuloy natin hinahanap ang Panginoon at patuloy tayong nagsusumikap na makalakad sa katwiran ng Panginoon, ay naroon naman ang mga pagsubok. At lalo na po ngayon, tayo ay mga nasa huling araw na at talagang gaya ng isang ginto, ang hinahanap na ng Diyos na pananalig ng tao sa Kanya ay yung lantay, yung pure, na gaya ng pure gold. Yan po, na talagang hinahanap ng Diyos yung pagiging lantay ng ating pananalig sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang mga pagsubok kung minsan ay patuloy ko itong pinapasalamatan sa Panginoon, dahil kung wala ang mga pagsubok na ito, ay hindi po lalago ang aking pananalig sa Diyos, hindi po lalalim ang aking pagkakilala sa Diyos at ang aking relasyon sa Diyos. Kaya ang mga pagsubok na iyan ay kung minsan ay pagpapala din po yan sa buhay natin, dahil yan po ang nagpapalago ng ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Sabi po niya, at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ang higit sa inyong makakaya. Totoo po yun. Kung ano lang po yung kaya natin, dahil ang kakayahan natin ay sa Diyos din naman nagmula, hindi po tayo, hindi po magpapahintulot ng pagsubok ang Diyos sa ating buhay kung hindi po natin ito kaya. Alam niyo po kung minsan, ang totoo niyan eh, hindi naman talaga kailangan tayo ang lumaban sa pagsubok. Dahil ang pagsubok po talaga kapag tayo lang mismo na tao o yung lakas natin ang ating gagamitin para po labanan o mabigyan ng solusyon ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Madali po tayong mapapagod at pwede pang manghina ang ating pananampalataya. Ngunit kung tayo po ay may pananalig sa Diyos, at sinasabi natin na totoong may Diyos, totoo ang aking Diyos, buhay ang aking Diyos, ibigay po natin sa Diyos anumang uri ng pagsubok meron tayo. Yung sa tingin natin ay talagang mahirap makalabas o mahirap masolusyonan, mahirap mapagtagumpayan, lahat po ng ating mga pagsubok at mga kabigatan, ibigay na po natin ito sa Panginoon at ipaubaya na po natin ito ng lubusan sa Diyos at aminin natin sa Panginoon na hindi natin ito kaya, ngunit kaya ito ng ating Diyos. Bakit? Dahil walang imposible sa Diyos. Lahat ng imposible sa tao ay posible lahat sa ating Panginoon. Kaya kung ibinibigay na po natin ang ating mga kabigatan, ang ating mga suliranin, mga pagsubok, problema sa buhay, huwag na po nating bawiin. Hayaan na po natin na ang Diyos ang kumilos sa bawat pagsubok na ating ipinaubaya na at ibinigay na sa Kanya. Dahil hindi po natin talaga kaya ang mga pagsubok na solusyonan, kundi tanging Diyos lang po ang may kaparaanan kung paano po ito masolusyonan. At kapag binibigay na po ng Diyos yung mga kaparaanan niya sa atin, kung paano po natin mapagtanggumpayan ang mga pagsubok, ay napakagaan lang, parang napaka-smooth lang, ganito pala, kumbaga one by one. At sasabihin ng Diyos, ito ang gawin mo, ito muna sa simula, ito ang susunod, at ito pa ang susunod. Kaya napapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok, at kapag tayo po ay nagtagumpay na, paginilingon po natin yung ating pinanggalingan, ay parang nakakatakot pala, kumbaga nasa gilid na pala tayo ng bangin na talagang anytime ay pwedeng mapahamak. Ngunit salamat sa Panginoon dahil Siya ang aakay sa atin, na hawak sa atin at ilalayo Niya tayo doon sa gilid ng bangin o sa kapahamakan na nagbabadya sa ating mga buhay. Ganun ang Panginoon. Hindi natin yan pagsubok. Inaalaw lang Niya na maranasan natin ang mga pagsubok na yan. Ngunit Siya rin naman ang pinagmumulan ng katagumpayan o solusyon sa lahat ng ating mga pagsubok na
pinapahintulutan ng Diyos sa ating mga buhay. At hindi daw niya po ipahihintulot ang mga pagsubok na yan na hindi natin makakaya. Sabi niya ganun dito, sa halip, pagdating ng pagsubok ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Totoo po yun. Wala pong ibang nagbibigay ng lakas kundi ang ating Panginoon. Napakarami na pong pagsubok. Halos hindi ko na po mabilang sa aking isipan. Dapat pala isinusulat ko yung mga pagsubok na ating pinagdaanan. Ngunit hindi nga po natin inililista yung mga pagsubok na iyan. Kaya halos hindi ko mabilang sa aking isipan. Sobra-sobrang pagsubok ang aking pinagdaanan na para bang pag tinignan ko sa aking sariling kaisipan ay wala nang liwanag ang mundo. Ngunit salamat sa Diyos dahil mula nung nakilala ko ang Panginoon, hindi ko na po iniiyakan ang mga pagsubok, kundi agad-agad ko po itong dinadala sa paanan ng ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Alam niyo po, mas masarap po umiyak sa paanan ng ating Panginoon habang isinusumbong mo ang iyong nararamdaman, habang sinasabi mo ang mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Huwag po nating agad-agad nadalhin sa ating mga kamag-anak, kakilala, o kahit man sa ating mga best friends dito sa mundo ang mga dalahin o mga pasanin natin, dahil kung minsan, at hindi lang minsan, sinabi rin naman talaga ng Panginoon na walang matuwid, wala kahit isa. At sinasabi rin ng Diyos sa kanyang mga salita, kung tayo po nagbabasa ng Bible, na huwag nating isiwalat sa ating mga kaibigan o sa tao ang ating mga pinagdadaanan. Kasi kung minsan po akala natin ay nakikinig sila, ngunit doon pala sa panahon na nagkakaroon tayo ng tampuhan, ay doon naman isisiwalat yung mga naisiwalat natin ng mga problema sa kanila. Kaya mas mainam po na sa Diyos po natin sabihin o isumbong, idulog ang ating mga pagsubok. Dahil alam nyo po, hindi po ang tao ang makakapagbigay ng solusyon sa ating mga pagsubok, kundi ang Diyos lamang. At pumipili po ang Diyos ng mga tamang tao, tamang mga buhay ng tao upang ipadala sa atin na maging alulod ng kanyang pagpapala kung anuman ang uri ng pagsubok natin. Kaya mas mainam po, mas maginhawa po kapag may pagsubok ang buhay, na inuuna po natin na kausapin ang Panginoon, inuuna natin na sa Diyos isumbong ang ating mga nararamdaman, ang ating mga kalungkutan, ang mga sama ng loob natin. Kapag sumasama ang kalooban natin, minsan nagagalit tayo, minsan parang aping-api tayo, sa Diyos po natin isumbong lahat. At talagang tumutugon po ang Panginoon. Pagkatapos natin siyang iyakan, pagkatapos natin isumbong ang lahat, ay papalitan niya po ng kagaanan ang ating damdamin. At sa pagbukas po natin ng banal na aklat ng Bible, ay doon po tumutugon ang kanyang salita, at doon natin nauunawaan kung ano ang ipapagawa ng Diyos sa atin upang magpagtagumpayan po natin ang mga pagsubok na ating dinadaanan. Kaya okay lang po yan, mga kaibigan ko, ang mga pagsubok, dahil yan po ay tuntungan ng ating mga paa patungo po sa tagumpay. At yung mga pagsubok po na yan, kapag umulit po uli sa atin, baliwala na po yan, dahil alam na po natin kung paano po yan harapin at kung ano po yan ang solusyon. At kung may panibago na namang pagsubok, wala na naman tayong ibang gagawin kundi ang lapitan uli ang Panginoon at idulog sa Kanya ang ating mga dalangin, ang ating mga hinaing, upang sa ganon ay siya na naman ang magbibigay ng panibagong solusyon, ang magtuturo kung paano na naman natin ito haharapin at mapapagtagumpayan. So ganun lang po ang mga pagsubok ng buhay, ang hindi natin kaya ibigay sa Panginoon. Yung kaya natin, sige, wag na natin istorbohin ang Panginoon. Pero alam niyo po, gustong-gusto po yan ng Diyos na tayo po ay laging dumudulog sa Kanya, at sa Kanya lang po tayo umaasa. Dahil kung ang atin pong sarili, ang ating inaasahan na lang palagi, eh baka pwede na natin gawing Diyos ang ating sarili. Kaya maliit o malaki man na mga pagsubok, ay sa Diyos po natin ito idulog, at siya po ang ating asahan na siyang gagawa
ng solusyon o siya ang tutugon kung paano po ito natin mapapagtagumpayan. So, napakasarap po mamuhay ng isang Kristiyano na sa Diyos lang po umaasa na kahit po dumadaan po sa sitwasyon na pagtinignan ng ating literal na paningin ay parang ang hirap, parang ang bigat. Ngunit kapag binuksan ng Diyos ang ating spiritual eyes, spiritual mind, ay nakikita natin sobrang napakalaki ng ating Diyos kung ihalin tulad natin sa alikabok na pagsubok. Ano po? So, isang apak lang ng Panginoon yan ay wala na yan ang pagsubok na yan. Isang salita lang ng ating Diyos yan ay susunod ang lahat ng bagay na nais ng Diyos na gamitin niya o mga buhay na gamitin niya para sa atin, para tayo po ay magaanan. Kaya ganun lang mga kapatid, huwag po tayong padadaig sa mga pagsubok, kundi daigin po natin ang pagsubok ng salita ng Diyos. Yung mga pangako ng Panginoon, buksan po natin ang Biblia at hanapin po natin ang mga pangako ng Diyos. Napakarami pong pangako ang Diyos sa kanyang salita. At paniwalaan po natin na ito lahat ay totoo at mangyayari ito lahat sa ating mga buhay. Alam niyo po kung minsan kapag bumababa po ang level ng ating pananampalataya o pananalig sa Diyos, ay nararamdaman natin ang bigat ng pagsubok. Ngunit kapag malakas ang ating pananalig, malalim ang ating pananampalataya sa Diyos, kapag may pagsubok, wala yan. Pagsubok lang yan. Mas malaki ang aking Panginoon diyan. Mas malaki ang aking Diyos sa pagsubok na yan. At tandaan po natin, ang Diyos din naman po ang tutulong sa atin kapag may pagsubok. Kaya huwag po natin gawing isang issue na napakabigat ang pagsubok, kundi gawin lang po natin itong banayad. Bakit? Kasi meron po tayong Diyos na gagawa ng kaparaanan para mapagtagumpayan po natin ang pagsubok. Sige po, hanggang doon lang po ang ating salita ng Diyos na ating pag-uusapan ngayong hapon. At tayo po ay manalangin upang tayo po ay tulungan ng Panginoon sa ating mga pinagdadaanan sa kapanahon ng ito. Panginoon, sa oras pong ito, narito po kami muli lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Humihingi po kami, Ama, ng kapatawaran sa lahat-lahat ng uri ng kasalanan na aming ginawa laban sa iyo, laban sa aming kapwa, laban sa aming mga mahal sa buhay. Lahat po ng aming kamalian, kahinaan o Diyos ay amin pong pinagsisisihan ito sa iyong harapan at humihingi po kami ng kapatawaran, ng kalinisan sa iyo sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat nga po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At salamat po sa panahon ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan kasi ikaw ang naroon. Ikaw ang nasa aming harapan upang tibagin ang mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Ama, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig dahil kahit hindi man po kami karapat-dapat sa iyong harapan. Ngunit napakadakila po ng iyong pagmamahal. Patuloy at patuloy mo po kaming iniibig. Patuloy at patuloy niyo po kaming ipinagtatanggol, pinagpapala at isinusupply ang lahat ng aming kailangan. Lalo na po ang kalakasan namin at ang lalim ng pananalig na nagmumula sa iyo ay patuloy niyo pong isinusupply sa buhay namin sa bawat araw. At sa lahat po, Ama, ng mga may mga pagsubok, dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok, Ama, patuloy niyo pong paggalawin ang inyong kapangyarihan upang sakluluhan po ang bawat isa anuman po ang kanilang mga pasanin, dalahin o pinagdadaanan. Tulungan niyo po, Ama, ang lahat ng mga may pagsubok ngayon at ang lahat po ng mga nabibigat ang lubha ay patuloy pong lumapit sa iyo, O Diyos, at ipakilala mo po, Panginoon, kung sino ka sa kanilang mga buhay upang magaanan po sila sa mga pagsubok na kanilang pinapasan o pinagdadaanan sa mga sandaling ito. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo dahil alam naman po namin na ang lahat ng pagsubok na pinapahintulutan mo sa aming mga buhay ay ikaw rin naman ang nagbibigay ng katagumpayan nito at ng solusyon sa lahat. Kaya muli, maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin na ikaw ay nagagalak kapag may mga pagsubok kami dahil ikaw po ang una naming nilalapitan, ikaw po ang aming unang tinatawagan
at ikaw po ang una naming iniisip at wala na pong iba pa. Maraming salamat po, Ama, sa mga pagsubok ng buhay dahil ito po ang naging tuntungan ng aming mga paa patungo sa tagumpay. Pagpalain niyo po lahat ang iyong mga anak. Huwag niyo po kaming pababayaan. Huwag niyo po kaming iiwan gaya ng iyong mga sinabi sa iyong mga salita, ang iyong mga pangako. Maraming salamat po sa lahat ng iyong biyaya, sa lahat ng iyong pagpapala at sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kalakasan, sa hininga at sa divine protection at sa patuloy na pagbalot ng banal mong dugo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang kanyang banal na dugo ang patuloy na bumabalot sa amin upang kami ay hindi mapahamak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya Ama, maraming salamat po muli sa iyo sa hapon ito. Salamat sa iyong salita. At muli po ang aming mga dalangin ngayong hapon ay hinihiling po namin ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At patuloy po namin inaalay sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan na tanging para lamang sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At salamat din po sa mainit, matamis na pagkipisa ng banal na Espiritu Santo, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po muli sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa. Salamat din po sa mga subscribers po ng aking YouTube channel. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ano man po ang ating gagawin, samahan po tayong lahat ng ating Diyos at naway maging masaya lang po tayo kahit ano man po ang kalagayan natin sa buhay. Ang mahalaga po, meron po tayong Panginoon na ating pinananaligan, na darating ang takdang panahon na makakasama po natin sa kanyang kaharian. Maraming salamat po sa inyong lahat.